Last two games na lang yung mga teams at last two schedule na lang yung natitira, April 13 at April 15 PH time. Dito sa East, yung Sixers at Miami, hindi pa sila nalalagyan ng play-in dahil yung Sixers may chance makaagaw ng pwesto sa number 5 or number 6. Tabla ang Pacers at Orlando Magic sa win-loss record, pero nasa Orlando ang tiebreaker. Sa technicality kasi, yung Miami pwede pang tumabla. Tinalo ng Pacers ang Miami sa regular season series, tinalo naman ng Miami ang Orlando Magic. Posible kasi doon magkaroon ng three-way tie. Ganon din ang sinari ng Orlando, talo sila sa series versus Sixers, panalo ang Indiana kontra Philadelphia. Ang catch lang doon, ang Sixers at Magic magtatapat pa. May pag-asa pa ang Philadelphia na makuha yung isang spot, yung Miami naman kapag natalo ng dalawa yung Indiana at Orlando. Sa pagitan ng Miami at Sixers, yung Philadelphia ang merong mataas na rate na makaagaw pa ng pwesto dahil nga kapag nanalo ng isa yung Pacers at yung Magic, top 8 yung babagsakan nitong Miami Heat. Isang team na lang sa West ang natitira sa playoff contention, ang Phoenix Suns. Kapag tumabla sila sa New Orleans, makukuha ng Suns yung top 6. Ang last 2 games sa New Orleans versus Warriors at Lakers. Ang last 2 games naman ng Suns, Kings at Minnesota. So may mga bearing pa ang games na yon hanggang katapusan ng regular season schedule. Natalo kanina ang Sacramento sa New Orleans. Tig 31 points si Zion at si CJ McCollum. Nawala ang vital piece ng Sacramento sa last push nila sa playoffs, si Malik Monk. Ang Golden State naman nanalo versus Portland. Wala dun si Klay at si Draymond. 22 points naman para kay Steph. So tulad ng sinabi ko dati, kapag nagkaroon ng three-way tie, delikado yung LA na bumagsak pa sa number 10. So nandun sila ngayon. Mapupunta sa Sacramento ang tiebreaker kontra sa Warriors at Lakers dahil sa three-way tie. Dahil yung Sacramento ang merong mataas na winning record sa Pacific Division. Tabla din kasi ang regular season series ng Sacramento at Golden State. Tinalo naman ng Warriors ang Lakers sa regular season series. So papasok lang kasi sa division record yung tiebreaker kapag nagkaroon ng tabla sa series or naging tatlo or apat yung nagkaroon ng tabla sa winning record. Bukod pa doon, tinalo din ng Sacramento ang Lakers kaya bumagsak sila sa number 10. Ang last 2 games ng Sacramento ay Suns at Portland. Ang Warriors naman, New Orleans at Jazz. Sa Lakers, Memphis at New Orleans. Yung tatlong team sa Pacific may tig isang winnable game. Ang Kings, kailangan nilang manalo ng isa. Ang maali naman sa Golden State at Lakers, kailangan nilang manalo ng dalawa para makuha nila yung top 8. Dahil yung top 8, at least dalawa ang buhay. Kapag tinalo ng Lakers at Warriors ang Pelicans at nanalo ng isa, ang Suns, sila ang papasok sa top 6. Nakasalalay kina LeBron at Steph ang kapalaran ni Kevin Durant at ng Suns sa playoffs. So hanggang ngayon, kailangan pa rin ni KD, si Steph Curry, sinama pa si LeBron. Actually, bigayan lang pala yung tatlo or dalawa. Kapag tinalo ni Kevin Durant sina Sabonis at Sacramento Kings, at least 50-50 chances ang Suns sa playoffs. Kasama ang Lakers at Golden State sa play-ins. Silang dalawa kasi yung mag-aagawan sa top 8. Dadaan pa sa kamay ni na Steph at LeBron ang team ni Zion. Yun nga lang, papatalo kaya doon ng Pelicans. Pero kung sa NBA kasi, hindi nila gugustay magtapat agad yung bigger market team sa play-ins. Dahil nga kailangan nila na mataas na ratings pagdating ng mismong playoffs na. Unpredictable pa kung sino ang posibleng magtapat sa first round. Pwera na lang yung Dallas versus Clippers kasi nakaselyo na silang dalawa.